another vlog. So here we are at Ford Global City. So ang ipe-feature po natin ngayon sa channel is yung Ranger 2022 Ranger XLT 4x2 automatic. Tara, sabahan niyo ako. Ito po yung headlights ng Ford Ranger XLT natin. Projector type na po siya na headlamps. And then yung kanyang fog lights is halogen type. Okay. Showcase ko lang din yung sa wiper ng XLT, same siya sa FX4 at sa Wildtrak. Ang type ng wipers niya is rain sensing. So, pwede nyo siyang iset automatically pag bumibilis yung buhos ng ulan. Madalas kasi depend sa ulan, mas bumibilis din yung sa wiper niya. So, you don't need to manual nor nagdedepende siya nor nag-adjust siya depende dun sa kung gaano kalakas yung water. For the side mirror naman, si XLT is a power folding with side turn indicators. So, yun. So, pwede nyo siyang i-click here. Ito yung kanyang dito mo siya pipinutin. So, pag kinilip mo siya, yan, automatic siya magko-close. So, naka-off lang kasi yung engine ngayon. So, hindi siya kailangan kasi gumagana din yung ACCS at yung manibela. Ito naman, yung sa may mirror, kung anong side. Pag tinito po is left and then there's right. Tapos adjuster depende, may arrow siya sa taas, yun po. Okay, for the naman, sa XLT, meron din siyang bed liner. So, not all variant po ng Ranger. Sa XLS, hindi lahat ng XLS may bed liner. But for the XLT, meron siyang bed liner. So, yan. Also, Wildtrak and FX. Okay din si XLT dahil parang mid-variant siya ng Ranger. Kung ayaw, hindi ganun kataas yung presyo at hindi rin naman ganun kababa. Pero, medyo madami siyang features na tulad ng Wildtrak. Sure niya pag nasa, XLT, dito may nakalagay ng XLT and then Ford Ranger. Kaya, nakikita niyo ito, itong weight. I-zoom ko ha. Yung red na yan, ang tawag dyan is high-mounted stop lamp with cargo light. So, pag napapansin niyo, pag nagbe-brake tayo, may ilaw po yan. So, yun yung pinaka-ilaw niya dito sa likod. Dito tayo ulit sa likod. Meron siyang 4-eye backup sensor. So, apat po yan. So, sa mga naka-curious po sa length niya, ang length po ng ating Ranger XLT is 5,354 mm. Ayan po. I-convert ko na lang po dito sa video kung ilan po siya in feet or inches. Yan. 5354 mm. For the width naman niya or yung lapad niya is it's 1,860 mm po. I-convert na lang din natin yun yung lapad nung sasakyan. At yung height naman niya kung gaano siya kataas, that is 1,821 mm. Okay, for the wheelbase naman po, that's 3,220 mm. So, ang start po niya is from the gitna ng gulong, here, dito po, hanggang doon sa kabila, dito po. Yan, yun ang tatawag na wheelbase niya. So, baka may mga naka-curious din kung gaano ka taas yung ground clearance niya. Si ground clearance from here at hanggang doon, that's 232 mm, that's unladen or unladen. Okay, let's go with the engine. So, pagbukas niyo po ng hood, ang maganda dito kay Ranger XLT, although almost naman lahat ng Ranger variants natin, it's hydraulic na. So, hindi madali na siyang ibukas at i-close at open yung lid. Okay, for the engine naman po, that's 2.2 liter TDCI engine. Yan. Ang size niya is 2.2 liter TDCI engine. Diesel po ito ha. Wala po tayong gasoline for the Ranger variants. At yung kanyang displacement is 2.2 liter niya. And yung horsepower naman po nito is 160 horsepower at 3,200 RPM. And yung kanyang torque or maximum torque is 385 Newton meter at 1,600 to 2,500 RPM. Okay, so ang finiture kasi natin, mayroon kasi tayong dalawang variant ng XLT. That's a 6-speed manual and the 6-speed automatic. Yun po. So, same lang naman, except, same naman silang features except for the transmission na automatic at manual. The rest, same na po lahat ng features ng XLT.
Those asking what is TDCI, that's turbocharged direct common rail injection. And for the fuel tank capacity naman, that's 80 liters. Ayun. Kita niyo yung yellow na yun? The yellow one? Yan po yung sa stick for the oil. And then yung washer, computer box, brake fluid, coolant. So, doon naman sa brake type niya, ang gamit natin sa front brake is ventilated disc, and yung sa rear naman ang ginagamit natin is drum brake type. The suspension naman sa front ang ano natin is double wishbone, that's sa rear natin that is lip spring. Another good thing about the Ranger XLT is yung kanyang steering system, that's electric power assisted steering system, or itatawag namin na EPAS, super gaan ng manibela niya i-drive. Yun. Though, pag nabibilis naman yung takbo nito, is nag-i-stiff naman yung ano niya, steering wheel. So, that's good. And okay, for the wheels naman po, that is 17 inches alloy wheels. Okay. Okay, dito tayo sa loob. Dito naman po sa atin, ano, sa XLT po. Asan na ba yung susi? Here, dito tayo sa loob ngayon. Ito po yung susian niya. Hindi po siya push button start stop ha. Sa Ranger Wild Track po yun. But for the XLT, meron key fob. And then, ang maganda naman dito, yung kanyang steering wheel, it's leather wrap. Okay, for the windows naman, this is power windows. Ayan. So, one click lang siya. Here po. So, this one is for the lock po ng windows ng passenger. Ayan, is auto. Auto driver. Up and down naman siya. And, yung kanyang ayan, power windows. What else? Okay, ito pa yung binabanggit ko kanina. That is electrochromic mirror. So, ang maganda kasi dyan, so, mas magandang wag niyong palitan yung, mas maganda kasi original na electrochromic mirror. Ilalagay ko bakit ano yung difference niya, why mas okay siya. Alam ko for the safety and convenience din ninyo, dahil, ano siya eh, yung parang hindi ka masisilaw basta-basta doon pag may mataas ang ilaw sa'yo sa likod. Yun. Isa yun sa pinaka nakakainis pag sobrang taas ng ilaw ng ibang sasakyan, nakakasilaw talaga siya, nakaka-distract siya sa pag-drive. So, maganda yung itong feature nito ng XLT. XLT is equipped with 8 inches color touchscreen with Bluetooth phone streaming. And meron po siyang dalawang USB ports at 6 ang kanyang speakers. One safety feature is yung ABS or anti-lock braking system with electronic brake force distribution. Meron po nun si XLTs. Pag sa airbag naman po, sa driver and passenger side po, meron po tayong airbag. And then, meron din po siyang equipped siya with volumetric burglar alarm system. And also, if you notice, yung ating seat, it's fabric seats. Sa XLT, fabric lang po. So, here, hindi po siyang features na cruise control. So, yan po yung set plus, set minus, resume, cancel, limit, at saka yan. So, gumagana lang po siya pag ang takbo ng sasakyan ay sa 40 km per hour. Hindi po siya gumagana pag nakastop ang vehicle. So, ayun. Dito tayo ngayon sa showroom. So, I think na-discuss ko naman. Doon, pag may mga questions po kayo, let me know. Comment down below. Or you may also message me at my contact number 0917-1730225 here at Ford Global City. So, ayun na nga, na-feature na natin itong Ranger XLT natin na 2022 model. So, yun po, pag may questions kayo, comment, suggestion, please, pwede naman magkamedyo sa link below sa description box. Ilalagay ko rin po lahat ng details and yung aking contact number. Ayun, marami po tayo available na XLT on hand po siya, open, and ready for release. So, yun lang, please like, subscribe, and hit the bell button. Tama, bell button. Yan, bye! Okay, naman shoutout po pala sa ating siya, ano yan, nakakahiya, pero sige na. Shoutout po pala kay Ate Grace Tumilba, ating pinakabait na guard sa Ford Global City. At kung sino mo pa shoutout, comment lang po kayo, and yung province ninyo. Yan po, maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!